Good afternoon mga ka-foodie and welcome sa ating pinakabagong cooking show na Chikahan Pa on TV that will make your Saturday afternoons sizzling hot, lutong-luto. Nabanggit ko kanina ang salitang hot dahil bukod sa mga masasarap na putahe na hahanda namin para sa inyo, influential and equally controversial ang ating mga magiging bisita. For the very first time in Philippine TV, ang mga magluluto para sa inyo ay ang ating mga elected officials, both national and local, at ang ating mga cabinet appointees. Ang mga masisipag at pursigidong lingkod bayan natin ang maghahanda ng mga masasarap na putahe para sa inyong lahat. At para sa ating Buena Manong episode, bumiyahe kami dito sa Las Casas, Filipinas de Ocozar para bisitahin ang ating very first guest na dito din sa Bataan lumaki. Landmark ang kanyang pagkapanalo noong May 2016 elections at sabi nga niya sa kanyang Facebook page, "Everyone has the right to live free and equal." Sino nga ba ang kongresistang ito na patuloy ang paglaban para sa freedom and equality? Kilalanin natin siya. Now na! Taong 2016, nang mahalal bilang kinatawan ng unang distrito ng Bataan, si Congresswoman Geraldine Batista Roman. Bahagi na siya ng kasaysayan pang-politika ng ating bansa bilang kauna-unahang transgender woman elected in Congress. Nagmula sa pamilya ng mga politiko kung kaya't nasanay na rin sa buhay ng pagsisilbi sa bayan. Isinilang sa Orani, Bataan, nag-aral sa Ateneo de Manila University at University of the Philippines at bitbit ang journalism scholarship ay nag-aral din siya sa University of the Basque Country sa Spain. Ilan sa mga batas na kanyang naisulong ay ang RA 11164 na magdadagdag ng buwanang pensyon ng mga senior veterans mula 5,000 pesos to 20,000 pesos. At ang RA 11215, an act institutionalizing a national integrated cancer control program para sa mga kapakanan ng mga cancer patients. At ngayon, patuloy pa rin ang pakikipaglaban niya para sa pagsulong ng kontrobersyal na SOGI Equality Bill. Please welcome sa very first episode ng Lutong Luto, ang champion ng SOGI Equality Bill, an eco-warrior, a farmer's right advocate, at ang kauna-unahang transgender woman elected in office here in the Philippines. Please welcome Congresswoman Geraldine Batista Roman. Hello! Hello, CJ. How are you? Great. How are you? Okay naman. Excited. Ay, nako. Buti naman. Excited ka pa. Akala ko pagod na pagod ka na. Marami kang kalaban ngayon. Marami activities. But you know, we have a lot of supporters as well. People who believe in equality. Ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng Pilipino. Pag-uusapan natin yan ng mas mabusisi maya-maya lamang. Dito ka lumaki sa Orani, Bataan. Yes. I grew up. I spent my childhood years in Orani, Bataan, but I was studying also in Manila. So bumabalik-balik. But you were born and raised. No, I was born in Manila. My grandparents and my father was from Bataan, so I would come here every time we had a break. What was your favorite food sa Bataan? Siyempre, maraming seafood sa Bataan. Kasi Bataan is a peninsula bordered by the West Philippine Sea and Manila Bay. So we have a lot of coastal area. So we have a lot of seafoods. We have fresh sugpo, alimango, tipong suwahe, bangus, and we produce so much that we even export to other countries. Ano yung paborito mong lutuin? Ang gustong-gusto ko, syempre, simpleng Filipino food lang. Yung inihaw na bangus na may pinalaman na tomatoes and onions. Sa pagbabalik ng lutong-luto, ipapakita sa atin ni Congresswoman Geraldine ang kanyang galing sa kusina. At hindi lang isa, kundi dalawang putahe ang ihahanda niya para sa ating lahat. Magbabalik kami. Did you ever imagine when you were young that you would also get into politics? Never, my God. You know what? I lived in Spain for 22 years. Wow, that's a long time. I studied there to take up my postgraduate master's degree. And I actually thought I would be living there forever together with my special someone.